Hello guys, how are you? How you doing? Thank you very, very much for passing through my channel and my page. And if you haven't actually subscribed yet, please do subscribe now. Click notification bell. And of course, don't forget to give a big thumbs up and likes, okay? It will actually help to boost my channel. So don't forget to subscribe, click notification bell, and give a big likes and thumbs up for support, okay? For the community support. So anyway, this is another blog under fair use. So, kung halimbawa may kausap kayo at nagbabalak kayo magbayad ng pinakamalaking pera dahil sa isang kontrata o kaya sa mga bagay-bagay na binabayaran nyo, kahit ano pang sitwasyon, basta pagdating sa pera, wag magtitiwala. Pinakauna, kailangan i-verify mo yung tao. Kahit meron siyang business card, kahit meron siyang opisina, kahit meron siyang hawak na kontrata, at mukhang mapapagkatiwalaan, mabait, tapos maayos magsalita at may diploma sa dingding ng kanyang opisina, wag magtitiwala. Mahirap po maloko ng isang professional na edukadong tao. Pinakamahirap po kasi mahirap isumbong, mahirap mag-file ng complaints. Pero kung halimbawa naloko kayo ng isang edukadong tao, kahit ilang taon ang lumipas, kahit 50 years pa yan, ipaglaban nyo ang karapatan nyo. Wag nyong pababayaan na maloko kayo kasi at the end of the day, emotional stress po habang buhay nyong pagdadaanan ang sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng panghihinayang sa perang naloko. Marami pong mga instances na dapat maging aware tayo. Don't be a victim of a scam. Beware on professional scammer. When it comes money, do not trust, verify it first. Wag kayo magtitiwala ng kahit sino pagdating sa pera. Alam mo, maraming mga edukado, matataas ang tungkulin na minsan akala mo ipagtatanggol ka at pagbibigyan ka kasi akala mo tutulungan ka. Pero hindi pala, ang gusto lang ay pera mo. Kaya ingat, kahit na kilalang kilala sa buong mundo ang taong kausap mo, pagdating sa kontrata, mag-iingat. Huwag magtitiwala. Alam mo, maraming tao na mahihirap na naloloko kasi alam nila na ang mahirap ay hindi makakahabol sa kanila. Kaya ito po ay paalala lang. For disclaimer, this is just a blog for educational purposes. Mag-iingat sa mga taong may hitsura at magaganda ang mga gamit na kasakay sa magagarang kotse at sa may magandang opisina. Hindi po ibig sabihin porque may opisina na binabayaran ng renta ang isang tao na akala mo hindi ka lolokohin, mas nakakatakot po yun kasi sila ay may mga kumpare, mga komadre na mga huwes o kaya abogado o kaya mga iba't iba pang pinakamamataas na tao. Hindi po hinuhuli ang mga taong ito ng basta-basta. Kasi po, it's not what you know, it's who you know. Kung may pera kayo at kaya nyong ipaglaban, syempre, medyo may ibsan ang kalungkutan mo at kapaitan ng nararanasan mo bilang isang biktima. Pero, kung wala kayong pera, pagtiisan nyo kahit umabot pa yan ng 50 years, pagsikapan nyo na ipaglaban nyo kahit walang pumapansin kasi malay mo sa susunod na henerasyon, uulitin ko, malay mo sa susunod na henerasyon,
maipagtanggol ka ng kamag-anak mo o kung may mga taong naloko din para marinig ang mga daing mo. Mahirap na mahirap yung niloloko ka ng edukadong tao. Napakasakit po sa buong katawan kasi wala kang magawa. Pero kung naniniwala ka sa Diyos, kahit mamatay ka pa, ang pagko-complain mo o pagre-reklamo mo ay makakaabot sa kanyang kaluluwa. Dahil kailangan natin bilang isang tao, ipaglaban natin ang ating karapatan. Yon ang pinaka-importante. Never give up. Never give up. Wag na wag kayo mag-give up. Mag-file kayo ng complaints kahit walang pumapansin. Ipag-sabi mo sa buong mundo para matuto ang tao na yan. Dahil alam mo, ang dami-dami ng mga taong naluloko. Kaso lang, hindi sila nagpa-file kasi akala nila ganun lang ang buhay. Hindi. Lalong-lalo na nasa ibang bansa ka. Kung nakatira ka sa ibang bansa, huwag mong hayaan na maloko ka. At ang pinakamasakit din na hindi napapag-usapan, masakit din yung maloko ka ng kapwa Pilipino. For disclaimer, hindi po lahat manloloko. Pero, mas maganda yung maingat. Okay? In other words, it is not everyone are scammer. But, you must verify first. You must do your research. Kahit na meron silang lisensya, oh my God, kahit may lisensya sila, nakakalusot sila at nakakapangloko sila. Kaya ingat-ingat po. So anyway, for disclaimer, this is just an educational purposes for this blog and audio video. This is for those who are not familiar with this kind of behavior of other people. So make sure that you verify. Kahit kakilala mo pa yan, kahit hindi mo kakilala, mag-iingat. Kahit kamag-anak pa, pagdating sa pera, kailangan may klarong usapan. Kahit may kontrata ka pa, kahit nakapirma pa yung tao dyan, kayong dalawa, pwede ka pa rin ma-scam. Kaya ingat. So anyway, thank you very, very much for visiting my channel and my page. And also, don't forget to support me. I love sharing educational videos is to give awareness all over the world to those who are not familiar with this kind of situation or matters. It's very, very important that we learn and share our experience so that no one go through suffering or pain and suffering. So anyway, thank you very, very much. And I hope I did share an important blog for everyone to make sure that we take care ourselves. It's called self-care. So anyway, thank you. Don't forget to thumbs up, likes, and support me, and subscribe.